anong reaction nyo sa shoot to kill speech ni PRRD? As usual po, I always look at the intent, as I've said, di ba, in foreign media, na hindi naiintindihan minsan yung ating Pangulo. Ang sabi ko sa kanila, I always take the president seriously, but not always literally, no? Kasi kung yung ano ba yung konteksto na sinabi niya yon? 'Di ba ang konteksto, yung kadamay, yung sinugod yung isang barangay, nagkaroon ng riot o mini riot doon, and it can really spark, 'di ba, civil disobedience or riots in other places because gutoman tao eh. 'Di ba? Takot ang marami nating kababayan. Grabe yung uncertainty. So yung context ng pagkasabi ng Pangulo is that sumunod kayo sa quarantine. I will not tolerate violence. But of course, yung shoot to kill, ang ibig sabihin nun when he was talking about it is that if they resist or magra-riot sila or suguri nila yung police, di ba? Kasi ang general order naman ng police is maximum tolerance, pero pag tumigas ang ulo at hindi talaga sumunod sa quarantine, ay aarestuhin, di ba? Eh ngayon, kung ayaw mo magpa-aresto at nagra-riot ka, then there's a level of response that the PNP will have to do. Of course, anti-riot police muna yan. Hindi naman pupunta doon na naka M16 at suddenly babarilin lahat. So I think we have to get used to how the president expresses himself. Balik tarin niyo po ang tanong ha. You ask why. Why did the president say that? Because he cares for the general public. He cares for every single person. So kung may maliit na grupo for political reasoning or for whatever, dahil gusto ng revolusyon, I mean, sabihin nila, red tagging na naman o ayaw naman. Tignan nyo po yung Facebook ni Joma Sison the last few days, di ba? Especially a few days ago. Instead of makiramay o tumulong sa COVID, it's all about the accomplishments of NPA, why a revolution is needed and everything, di ba? So maging realistic din po tayo na totoo, dapat walang politika at this time. Pero the reality is there are forces out there who are out to get the government, no? So having said that, iilan lang 'yon. So I don't really think that literal yung order ng Pangulo na pag may nag-violate, barilin mo. Kaya nga tayo may enhanced quarantine to protect people eh.